Magandang buhay! Kamusta na po kayo? Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. At ligtas sa anuman sakit. Marahin marami sa inyo nagtatanong kung paano nga ba mag-enroll ngayong school year 2020-2021. Kung kaya naglabas ang DepEd Guidelines on Enrollment for School Year 2020-2021 in the context of the public health emergency due to COVID-19. Ito ay under sa DepEd Order No. 8, Series of 2020. Paano nga ba i-deliver ang pagtuturo sa mga bata? Gagamit ang DepEd ng Multiple Learning Delivery Modalities. Ito ay ang Blended Learning, Distance Learning, kung saan ay gagamit ng online, modular o print modules, TV at radyo. At ang homeschooling. Mananatili lamang ang bata sa kanilang tahanan kasama ang magulang na siyang magiging guro. Ito ay upang mapalitan ang face-to-face learning modality at maiwasan ang posibleng exposure sa sakit na COVID-19 ng mga guro at mag-aaral. Kailan ba mag-uumpisa ang ating school year 2020-2021? Ito ay mag-uumpisa sa August 24, 2020. Ang enrollment po o pagpapalista sa basic education ay magsisimula sa June 1 hanggang 30, 2020. Paano ito isasagawa? Isasagawa po ito remotely. Ano po ba ang remotely? Ito ay no physical contact, from distance, at no face-to-face. Sa buong buwan ng Hunyo, isasagawa ang remote enrollment o ang online sa first 2 weeks ng June. Uulitin natin, hindi kailangan ang face-to-face o personal appearance. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating online enrollment mula June 1 hanggang 30. Sa pagpapa-enroll ng ating mga anak, mayroon pong online link ang bawat school na ibibigay sa inyo. Mayroon po tayong mga school focal person o mga gurong tagapag-ugnay na pwede ninyo pong tawagan. Ang enrollment para sa walang access o pamamaraan na makapag-enroll online ay gaganapin sa 3rd week to 4th week of June. Mamamahagi ang paaralan sa tulong ng LGU o barangay ng LESF, Learners Enrollment and Survey Form. Pagkolekta ng enrollment survey data ng mga incoming grades 1 to 10, ang mga magulang ay kokontakin ng gurong tagapayo na kanilang anak noong nakaraang taon, taong panuruan 2019-2020, para sa remote enrollment o enrollment without face-to-face. Upang mapabilis ang proseso, ay maaaring ang magulang mismo ang kumontak sa dating advisor ng kanyang anak. Ang pisikal na pagpunta sa paaralan ng magulang ay ang last option at papayagan lamang sa 3rd ng linggo ng Hunyo sa kapahintulutan ng LGU para naman sa mga kinder, transfers in, balik-aral. Ang mga magulang ay kokontakin ang paaralan para ipaalam ang kanilang pagnanais na i-enroll ang kanilang anak sa kindergarten or transfers in o balik-aral. Sino ba ang mga balik-aral? Ito ang mga mag-aaral na huminto ngunit nais bumalik muli sa pag-aaral. Ano man po ang inyong ibibigay na detalye tungkol sa inyong mga anak, ay umasa kayo na ito ay nakapaloob sa Privacy Act Law, kaya umasa po kayo na ito ay mananatiling tago. Ang mga documents tulad ng Form 137 o SF10 ay paaralan sa paaralan na lamang muna ang mag-uusap. Narito ang halimbawa ng isang link ng online enrollment. Ang enrollment survey na ito ay sasagutan ng magulang o tagapag-alaga ng mag-aaral. Basahin mabuti ang mga tanong. Piliin ang angkop na kasagutan at i-type ang iyong mga sagot. Sa mga item na hindi angkop, lagyan ng NA. Para sa mga katanungan at paglilinaw, humingi ng tulong sa guro o taong nakatalaga. Ang bahaging ito ay antas at impormasyon ng paaralan. Taong panuruan 2020-2021 with LRN na kunwari si Juan de la Cruz. Returning o balik-aral ba siya? Ibig sabihin ng balik-aral, siya ay nag-aral noon at tumigil at muling magbabalik sa pag-aaral. Hindi, dahil siya ay pumasok noong 1 taon. Baitang na nais ipatala, anong grade po ba niya ngayon taon na ito? Grade 4. Huling baitang na natapos, grade 3. Huling natapos na taon sa pag-aaral, 2019-2020. Huling paaralang pinasukan. School ID. School address. Uri ng paaralan. Pampubliko.
paaralan kung saan na isi-enroll ang mag-aaral. School ID number at address. Pindutin lamang ang next. Ito naman ay impormasyon ng estudyante. Numero na nakalagay sa sertipiko ng kapanganakan. Halimbawa lamang po ito. Learner's reference number. Last name o apelyido. First name. Pangalan. Gitnang pangalan. Meron ba siyang extension name? Kung wala, not applicable. Kanyang birthday. Ang kanyang edad. Kasarian. Nabibilang ba sa katutubong grupo? Tulad ng igorot? Hindi po. Kung oo, saang grupo nabibilang? Kung hindi, ilagay ang NA. Mother tongue, halimbawa, Tagalog o Cebuano. Relihiyon. Para sa mga mag-aaral na may kapansanan, halimbawa, physical, mental, kondisyon medikal, bukod sa iba pa. Wala. Kung mayroon, isulat kung ano ito. Kung wala, NA. May nagagamit ba ang assistive technology devices sa inyong bahay tulad ng screen reader, braille, o DAISY? Wala. Kung mayroon, isulat kung ano ito. I-type ang NA kung wala. Numero ng bahay at kalye. Lungsod. Probinsya. Rehiyon. Impormasyon ng magulang o tagapag-alaga. Apelyido ng tatay. Pangalan. Gitnang pangalan. Natapos sa pag-aaral. Katayuan sa trabaho ng ama. Nagkatrabaho ba sa bahay dulot ng community quarantine? Contact number. Mother's information. Pangalan ng ina nung siya ay dalaga pa. Apelyido. Pangalan. Pangalan ng ina nung siya ay dalaga pa. Natapos na pag-aaral. Trabaho. Nagtatrabaho ba sa bahay dulot ng community quarantine? Contact number. Impormasyon ng tagapag-alaga. Kung nag-aalaga ay nanay at tatay, isulat na lang po natin ang pangalan ng ama. Ito naman ang kapasidad at kaparaanan ng tahanan para sa distance learning. Paano pumapasok ang bata sa paaralan? Piliin ang naaangkop. Maaring isa o higit pa. Ilang miyembro sa inyong tahanan, kabilang na ang i-enroll, ang mag-aaral ngayong taong panuruan 2020-2021. Lagyan ng check ang tamang bilang. Kung wala naman, ay lagyan check ang tapat ng zero. Wala siyang kapatid na magki-kinder. Walang mag-grade 1, walang mag-grade 2, walang mag-grade 3, siya naman ay grade 4. Siya naman ay mag-grade 4, isa lamang siya na mag-grade 4. Walang mag-grade 5, walang grade 6, isang ate niya ay mag-grade 7, walang mag-grade 8, merong isang mag-grade 9, walang mag-grade 10. Yan. Sino-sino sa miyembro ng inyong tahanan ang maaaring tumulong sa distance learning na pag-aaral ng bata? Piliin ang lahat ng naaangkop. Anong mga kagamitan sa tahanan ang magagamit ng bata para sa pag-aaral? Meron kaming non-cable TV. Halimbawa ay non-cable TV, basic cellphone, smartphone, radyo, mayroon ka bang paraan para makakonect sa internet? Paano ka nakakakonect sa internet? Piliin ang lahat ng naaangkop.
ano-ano ang pamamaraan ng distance learning ang nais mo para sa iyong anak. Piliin ang lahat ng naaangkop. Anong mga hadlang ang maaaring makaapekto sa proseso ng pagkatuto ng inyong anak gamit ang distance education? Piliin ang lahat ng naaangkop. Aking pinatutunayan na ang nabanggit na impormasyon ay totoo at tama sa abot ng aking kaalaman at pinahihintulutan kong gamitin ng kagawaran ng edukasyon ang mga impormasyon ng aking anak upang makabuo o i-update ang kanyang profile sa Learner Information System o LIS, kaya't nararapat lamang na tama ang inyong mga sagot. Ang mga impormasyon dito at dapat na ituring na konfidensyal ay naaayon sa Data Privacy Act of 2012. Pumapayag ako. Ako ay sumasang-ayon. Isumite kung kayo ay tapos na. Maaari niyo pong balikan upang tingnan muli kung tama lahat ang inyong nasagutan. Kung wala na po, pwede na natin itong isumite. Hooray! Tapos na ang iyong online enrollment. Iyaki na tama ang mga impormasyon na ibinigay ninyo. Para sa mga magulang na hindi nakapag-enroll via online sa first week hanggang second week ng June, sila po ay bibigyan ng form ang tinatawag nating LES form. Ito po ay maaaring makuha sa mga barangay. Ang enrollment survey na ito ay sasagutan ng magulang o tagapag-alaga ng mag-aaral. Ito ay gaganapin sa 3rd week hanggang ika-4th week ng June. Basahing mabuti ang mga tanong at sagutan ng mga angkop na espasyo at isulat ng maayos sa malalaking titik. Sa mga item na hindi angkop, isulat ang NA o not applicable. Para sa mga katanungan at paglilinaw, humingi ng tulong sa guro o sa taong nakatalaga. Ito ay nahati sa apat na impormasyon: antas at impormasyon ng paaralan, impormasyon ng estudyante na i-enroll, impormasyon ng magulang o tagapag-alaga, at kapasidad at kaparaanan ng tahanan para sa distance learning. Thank you for watching! Ito nga po pala si Teacher Arlene A. Uy mula sa Santissima Cruz Elementary School, District of Santa Cruz, Division of Laguna. Hello sa aming principal, Mr. Carlito F. Ramos, at sa aming district supervisor, Mr. Luis M. Hermina. Para sa mga educational videos, maaari nyo pong bisitahin ang aking YouTube channel, Teacher Arlene, para ma-download ng libre ang lahat ng mga educational learning materials na aking ginawa para sa inyong mga anak. Mag-subscribe na po! Paalam! Keep safe, everyone!